Ayan, so yun, nagluto ako ng pinakbet. So, yung pinakbet namin ng Bebeysia. Nagsalak bawang sibuyas, kamatis, tapos nilagyan ko lang ng bagoong. Yung bagoong na isda ang ginamit ko. So yun, ang sinahog ko dito ay dalawang pirasong langgunisa na malengke ko kanina, binawasan ko isang kilo ng langgunisa ng dalawang piraso. So yan, yan. Ang gandang tignan, no? Ang gusto ko sa gulay kasi mga half cook lang. So maya maya lang luto na yan. Diba? Sarap tignan. Nakagutom. Bango-bango. Yung gulay-gulay lang din tayo. Yung gulay na yan. Yung palaya galing din sa may tanim ko. May tanim ako ang palaya. So kumuha ko ng apat na piraso. Tapos yung okra talong galing din sa may community pantry. Si nanay kasi pumunta din sa community pantry. Kumuha siya ng gulay. May kasama rin itlog tsaka ano, tuyo. So, yun, binigyan ako ng gulay. Sabi ko papakbit ako. Nilagyan ko na lang din ng pechay kasi may pechay nga akong binili. Dapat igigisa ko rin yung bukas. Binawasan ko yung pechay para dumami lang din yung gulay ko. Ayan o. Sarap ang sarap. Sarap ang gandang tignan. Sarap nakakagutom. So yun. Sino yung mga mahihilig sa pinakbit dyan? Kain tayo. Nakakagutom ha. Sarap kumain. Pag gulay talaga sila bagong luto. Malutong sarap-sarap yung gulay kasi mga fresh pa. Wow, sarap. Kain tayo. Ito ang pinakbit ng Bebeysia. So, nilagyan ko na lang ng pechay dahil may pechay kami. Yun na lang ang inad ko. Hapok lang tayo para crunchy. Yung ampalaya na yan galing sa mga tanim ko. May tanim ako ampalaya. Tapos yung okra tsaka yung talong galing sa community pantry. Yung bumili lang ng dalawa ng isang kilo ng gunisa kanina sa palengke kaya din nagdagay. Sinahong ko yung dalawang ng gunisa. Sarap. So, kain na tayo. Yun, luto na. Kain tayo. Sarap.